mag-spray sila ng ano. Marami na namang maliliit na tumubo, no? Oo, dami na naman. Ha? Siguro ano yun? Malo na po yung maliliit, ayun, no? Bago, ayun, no? Medyo, ano pa yan? 12 pieces. Uy, isang magandang buhay mga ka-farmers. Siyempre pala yan, vlog tayo. Update natin ang pag-aalaga ni Tatay Bong ng ating mga palay. So ayan, talagang galing ano. Pero dito lang siya nagpangsusuk yata ah. Ah, mayroon pa din, no? Mayroon pa ding mga suso ah. Baka tirahin niya pa yan ah. Ayan, no? Nasa tubig. Kasi kakainin yung dahon niyan. Ngayon nag-i-spray po sila ng another batch of herbicide. Gawa ng medyo marami daw pong damo. Kaya kailangan. Itong kahapon, nakapagpatubig na yan. Ano sa atin. So, ayun. Nag-diesel lang sila. At least nakapagpatubig din po. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin. Pero sabi nila, sinara na daw yung doon mismo sa may Pampanga River yung pinaka-control niya. Baka abutin pa ng mga 5 araw bago makarating dito yung tubig niya kasi pupunuin pa yun eh. So yan, marami po tayong co-haulers. Pero maganda ngayon yung palay. Nung nakapagpatubig ay bigla pong umangat yung tumaas po yung dahon niya at walang mga putol-putol. Tinitingnan ko eh. Tapos ayan po yung mga damo oh. Namatay na. Pero marami pa din daw pong may para sinigurado ba? Ay, oo nga, marami. Meron pa din tumubo ano. So, ayun, yun yung pinapatay nila. Tapos niyan, papatubig. And then abono. First abono natin. Parang may mga kuhol-kuhol pa rin ano. May kuhol. Suso ba? Natira pa rin. Kailan daw mag-aabono? Yan yung spray sila ng ano. Marami na namang maliliit na tumubo, no? Oo, dami na naman. Ha? Siguro ano yun? Buto ng damo. Hindi, pagka natakpan naman ng tubig yan, mamatay din. Importante mapatay sila tapos pag na flooding, no? Ayun, no, papabaha na natin 'yan. Papalubog na natin, wala nang makakaarangkadang damo niyan. Ang tagal pinuno ni Ramil ito, ano? Tinatanong ako ni Dondo na magkano atraso ko sa iyo, wala ako. Kapitbahay tayo eh. Sa ibaba wala pang tubig. Ah. Yung sa kanila, yung dalawa siguro pinita. Hindi pa nakababa. At paano ginawa niya? Well, dapat may ano ng konti, di ba? Oo. Pababa naman ito. Masiksik talaga yung palay nila. Sa atin medyo ano, medyo manipis, pero ahabol yan pagkarating ng mga isang buwan mahigit, mga 6 weeks makikita na po natin yung kapal niyan. Tutubo din yan, mga naapakan na yan mga farmer, okay lang yan. Tutubo din yan. So ang gamit nila is advance. Ito advance, hindi po ito delay ha. Advance yan. Advance yan, advance. So yan lang po ang sandata ni tata. Hindi na kami nag pre-emergent herbicide. Hinayaan niya na lang tumubo daw. Kaya medyo marami siguro. Pero kung ewan ko yun ang discarte niya. Pero kung nakapag pre-emergent siguro din, baka konti ang tumubo and then in advance. Pero ito naman, 2 beses naman nag-advance. Inayaan niya muna tumubo na. Pwede naman yun. Kanya-kanyang diskarte yan eh. Ah, paakyat yata sila. Baka tapos na sila dun sa baba. Kasi maaga sila eh. Anong oras na eh. Ano,
Umaga po yan nag-umpisa. Papatubig. Tapos ayun lang yung bahay, oh. Kita niya naman po yung bahay, mga ka-farmer, sa likod ng blue na bubong na yan. Yan yung kay Ate Mary. Tapos yung bahay na kabila na. Kitang-kita. Oh. Ayun yung kay ka-farmer Froilan, syempre. Ang ating kaibigan, Froilan Halili. Shout out sa iyo, brotherhood. Kumusta ka? Ah, malapit na. Uuwi na lang yan bigla. Dumami nga yan. Meron na naman po, no? Malakas yung hangin. Ikikira ko sana yung mga pilapil. Ay, hindi. Madadalit. Oh, si Ramil, iyak. Papatama nyo lang sana sa damo. Kailan pong abono nito, Tay? Lagyan ng tubig yan. Papatubig ulit tayo, no? Kailan ka magpapatubig? Bukas na. Mayroon na namang tumubong damo nga. Ayan, at least nakatutok talaga si tatay. Binhi nito, inabot tayo 10,000 binhi pa lang. Yeah. Tapos ka yung una kong biniling abono 7,000, so nasa 20,000 na ata tayo ngayon, ah. Ay, hindi lang, sobra pa kasi yung ano, nasa 30 na pala ang inputs natin. Bigat ah, kasi yung ano, araro pa 8,000 yan, araro 8,000, so kailangan natin makaani dito ng ay sabi mo 100 ano. Okay na 'yan. Tapos yung advance sabihin mo ng 3,000 yung sa Kohol. 7, 28 na. Ay hindi, 7 plus 8 15. 10. Teka, nalilito ako, ah. Binhi 10, araro. So 18 na. Plus 7 yung ating fertilizer na unang binili ay 25. Plus ano, 28 na pala mga pang spray natin. Dalawa naman po sila. Si Allen po yan, kasama din ni Kuya, kapatid ni Rambo. Hindi pa rin nagpapatubig sina Tatay Feli, ah. Apong ano, peling pala, apong peling, Tatay Peling. May mga kuhol pa rin nabuhay, oh. Baka pipitikan pa rin ni tatay yan. Ito maganda na, oh. Gaabono na ito si Ramil. Arangkada na yan. Sabi kasi ni tatay, dalawang beses lang daw siya nag-aabono. Sabi ko, tay, huwag natin kakalimutan yung top dress. Napaka-importante ng top dress. So 113 after sowing ang maturity po ng ating palay. Hindi ko lang alam kung after transplanting yun, eh. So baka ganun din kasi sabog tanim tayo. Doon ako nalilito, eh, dahil sabog tanim. So malamang doon na tayo magbabase, 113. So minus 40, minus 60. So 53rd to 50, sabihin mo ng 58. Mabigyan natin ng 5 araw na pagitan. Doon po tayo maghuhulog ng top dress, 58 day. 53rd to 58 day. Doon tayo maghuhulog ng
top dress. Tapos after that top dress, sabi ko sa kanya magkikiusap ako na mag four layer tayo kahit dalawa o tatlong beses every week. So ayun, foliar fertilizer, yun po yung i-spray naman natin sa dahon. So one week after ng top dress, papalo up naman tayo ng foliar fertilizer. Pwede nang sabayan yun ng insecticide. So ayun, yun naman eh, pabaon pa para naman eh hanggang lumabas yung dahon eh, ay bulaklak eh, may pabaon tayo. Daming ano, daming ano, insect, yung tumubong ano, dahon, ano, damo. Yan, no? Dami. Dami. Yung iba patay na. Pero meron na naman bagong tubo. Kaya talaga, after nung ma-spray mo, mapatay mo yung damo, ano yan, kailangan mapatubigan muna talaga para hindi na makaarangkada yung damo. Kaya yun nga, yung tinuturo ko dyan nung nakaraan na medyo mataas na part, kailangan yun masudsud ng konti para ma-flat sya. Yung pag nagpa-tubig, makocover sya kahit mga 2 inches na tubig, mga farmer. Yun po yung purpose ng tubig, para yung damo hindi makasingit. Pinush ni tatay na magkaroon ng isa pang advance na ano, 1 litro pa. Sabi niya, hingi pa ako sa'yo kasi para sigurado tayo. Ayun nga, may mga tumubo nga. So at least po, no, yung mga tumubo na yon, mapapatay uli natin. Tapos sa patubig din, fertilizer. Kung mayroon man lulusot, konti na lang yan. Ganda naman ang tubo niya. Manipis nga lang talaga dahil ito nga po ay hybrid. Hybrid to eh. Ito ay inbreed. Ewan kung hingi pa si tatay ng pangkohol. Pwede rin naman. Mura lang naman yan, 300 plus. So yan, ito yung ating patubig oh. Lapa din ah. So, ibig sabihin, di pa rin po nilang binubuksan. Kasi kung binuksan na nila, gagapang na dito yun kahit papano. Maganda nito, paano kaya ito iaangat? Kailangan maiangat din pala, no? Bago tumaas ang tubig. O mahirapan kami. Bahala, sila naman. Tulong-tulong naman sila yan. Ang ganda na, oh. Taas na po ng tumaas na yung palay. Bilis na lang yan. Mas makapal siya kumpara sa last time na tinanim namin. Nagulat nga ako, sabi ko pa, ang dami ah. Nung last time, siguro konti ang napatubo doon. Yung ngayon, ang dami. Maganda po yung pagkakababad ng binhi. Kahit 60 kilos lang yan, 1.3 hectare. Eh, marami ang tumubo. Talagang sinisigurado ni Tatay Bong ah. Oh. Ang diskarte talaga diyan pag ginag-spray, kung papunta yung hangin, dito ka mag-umpisa. Pag ganun, para hindi mo na lalanghap. Kaya lang minsan kakatambad nga naman mag-ikot-ikot. Pero alam naman nila yan, paano ang diskarte para hindi sila tamaan. Kagaya yung si Aris o tinutok niya ngayon sa baba para yung ano, hanggang dito lang sa may bewang, ano na yung chemical, hindi niya malalanghap. Ayun pala si Ramil eh, nag rounds na oh. Kasi mayroon pa rin hawak si natatay na 5 hektarya mahigit yata doon, banda doon. Paano na din yung bunga? Palabas na rin daw. Hmm.
Hopefully ay malinis natin ito, no. Ganda niyan pag malinis, tingnan. Tapos hybrid pa. Maalagaan sa insekto at abonong maganda. Maganda ang bunga. So ang target natin dito 100 kaban. Tag-araw naman 'yan, kaya 'yan, kaya. God willing. Panalangin natin na ano, ay 100 kasi ang mangyayari niya 10 kay tatay. 10 din sa mag-harvest. So, sa 80 lang ang matitira sa atin. Tapos kung let's say mapagbentahan ng ano isa, sabi mo nang ibenta mo na yung 50, panimula mo uli, ano, may matitirang 30, yun naman ang ipapa ano natin, kiss-kiss. Yun na yung pinakatubo, pagkain, diba? So okay na yun. Para yung 50, meron na naman tayong pamuhunan sa susunod na planting season. Sabi naman ni tatay, pag maganda ito, tingnan natin. Kasi parang natatakot pa rin siya sa tag-ulan eh. Ayaw niya mag-hybrid sa tag-ulan. Eh sabi ko, meron naman pong mga pang-tag-ulan talaga din na, ano, na variety. Actually, itong Longping ay all season to. Kaya lang nga, syempre, daan-daan lang natin. Basta't mapatunayan lang muna ngayon na mas magandang ani sa hybrid. Eh, bali niya sa susunod eh, sabihin niya pwede naman tayo mag-hybrid ulit. Siyempre excited din siya makita itong ano dito eh, magiging resulta. Kaya tinututukan niya din po talaga ng maigi. Ayan, tingnan natin at bisita tayo sa mga alaga na. Ayan. Okay, yan, bago po tayo pumunta sa taas, at mayroon to ay bisita from Santa Rita, Cabiao. At gusto naming batiin si ka-farmer Rio Dirsa. Ayan, ang saan po siya? Sa Las Piñas siya. Ana? Las Piñas. Las Piñas lang siya. Ayun, no. At see you soon. Umorder po sila para sa 31, kaya kayo umorder na rin para mailista na natin. Masarap ang lechon dito. Ayan, thank you po, thank you. Ayan, akyat tayo mga ka-farmer. So ayan, thank you so much. Ka-farmer from Las Piñas. At sa 31, nagpa-book na siya, oh. Mamaya, titingnan natin kung ilan ang makukuha natin na egg. Ay pala, ako nakabili ng ano, sana nakabili na ako ng Integra, no. Tapos yun, kinuha ko na pala yung sisiw. Out of 22, ay 12 ang na pisa natin mga farmer. 12 pieces. So ayan, inakyat na dito ni Dex dahil si Esong pala ay uuwi. Sa kaya linagay ni Dexter. Bumili rin ako ng asin. Tapos yung feeds ng mga sisiw. Yun. Sa kaya linagay ni Dex. Ayan yung asin. Bigat kasi niya. Nangyari na gay. Sana umulan naman, no? Ay. Sana naman po, Lord. Bigyan nyo naman po kami ng ulan. Oh, sino kaya? Ayun, nilagay na ba ni Dex? Baka nailagay na ni Rambo. Ayun, bumili tayo ng bagong ano. Okay na. Andito na. Gutom na itong mga to. Humihingi na eh. Ayun natin. Malo na po yung maliliit. Ayun o. Bago. Ayun o. Medyo, ano pa yan? 12 pieces. Pero kaya naman yan. Makikigulo yan. Bago pa eh. Mga ano-ano pa. Mga tuka-tuka pa. Di pa nila first time kakain. Hindi pa nila alam. Uy, huwag ipot ang kainin ninyo. Tapos, ito, malalaki na to. Oh, di ba? Daming ano? Dami ito, darag. Oh. Huwag po kayong mag-alala sa mga gustong magkadarag. Sisiguraduhin ko naman na magiging puro yung darag natin. Kaya nga po, ihihiwalay na natin. Para naman eh, maka-avail po kayo ay puro naman yung makuha ninyo. Yan naman po ay kinuha ko, legit naman yung pinagkuhanan ko niyan. Talagang
hobby niya mag-collect ng mga pure na lahi, no? Gaya nung tulos na gansa, yung mga rare off color, rare color na mga bibi, yun po ang kanyang collection. So ayun, nakuha ko yata yan, try yun, nasa 3,000 ba? So parang ganun po. Medyo mahal lang talaga ang darag, pero okay naman. Sabi nila masarap daw. Para sa akin, although yung tinola niya, malasa talaga. Hopefully maparami natin at lang naman tayong tamaan ng peste. Hirap talaga yung peste syempre. Tapos baboy pala. Ayan, si Daniel tinawagan ko. Ibang balita kay Daniel. Lalagas yung mulberry ah. Sana umulan, no? Ah. Si Rambo nagpapahinga na yun dahil mamaya bakbaka na naman. Oh, panahon ngayon ng langaw. Kaya pala marami. Yan ang kalaban natin. Misa naman wala naman pong ganyan. Talagang may time lang. 1, 2. Marami, oh. Oh. Kaya pala. Yan ang kailangan isolve natin. Kung magkakainan tayo, hindi pwedeng ganyan. Bagay, may mga ano naman. May paraan naman. Tingnan natin. Gaban ang paraan yan. Natin yung ano. Dito kasi, tingnan nyo, pwede naman tayo mag-stack natin, lalayo natin. Dito tayo mag-stack ng baboy. Ito, i-free natin yan. Dito ang stackan natin ng baboy. Para magamit naman po ito. Ayusin na lang ng kaunti yan. Dito tayo mag-stack ng baboy. Para yung amoy-amoy, wala, di ba? Sakali man. Oy! Wala yung dalawa. Asan kaya? Andito siguro. Chay! Ayun. Chuchoy! Becky! Naandun sa dulo. Nakikita ko. Ayun, no? Nakahiga. Baka doon tinali ni Rambo, ah. Wala nang damo. Pero ang dami pa pong damo. Pero pa-dry na. Pero pag once na inulan naman uli tayo, mag-green naman po uli yan. Ayun o, tumayo. Becky! Woo! Chuchoy! Lumapit. Si Becky, mukhang negative ba farmer, hindi yan buntis. Tingin ko lang ah, hindi po siya buntis. Ang gutom na itong mga ito ah. Kainin natin, lalaki na oh. Actually, pwede nang pakawalan yan doon. Kaya lang mamumugad yan doon sa iniitlugan. Doon yan magtutulog. Naku, puro ipot na naman. Kaya pag ako po ay nahiwalay ko na sila, ang plano ko, gagawa ko ng medyo maliit na papagawa tayo. Pwede nilang dapuan pagka matutulog. Medyo mababa. Nakainin ito. Medyo ano kasi ito. Oh. Hindi siya kumbaga sa kanin. Yung ano, dinurado. O kaya sinandoming. Yung Integra. Ito, laon. NFA. Ganon po ang comparison. Kaya di mo rin masisi yung manok. Medyo ma-arts. Oh, tingnan nyo, oh, hindi ganon. Parang ano ba ito, nay? Pangit naman ang bigas na ito. Anya. Hindi na tayo bibili ng ganito. Hindi maganda. Pero yung starter na nabili ko nung huli na madilaw-dilaw, yun maganda yun. Ito ano to eh, NFA. Tingnan nyo oh. Ayaw oh. Hindi ganun ka ano yung appetite nila.
So, marami po ang darag, ha. 1, 2, 3. Ayan, kitang-kita nyo, darag na yan. Pero yung may itim, cross na yan. Yun lang ang pipiliin natin. The rest, meat na yan. Pero pag naihiwalay na natin yung mga hens doon, makakaano na tayo. Makakaarangkada na. Masasalisihan pa kasi ng ano eh, ng parawakan din eh. Labang di pa natin naihiwalay. Na kayong umiyak. Ito, Integra yan. Nabili natin. Blaze pala, Blaze. Yan, cheek booster. Sana umulan. Bukas pala magpapatubig na. Sina Tatay Bong. Habi ko hingi na lang kayo ng pang diesel. Diesel lang naman ang kailangan. Ay Papa Yam. So, alam niyo naman, mahihiyain sila. Habi ko hingi na lang kay Papa Yam. At kami po ay next vlog nito after this. Palawan na po tayo. Ayan oh, medyo umaumay kayo ng konti. Pero ma-maximize natin yung pasyal doon. At kailangan natin makarami ng content. Para nga makabawi naman. Pagdating doon, saka ko naisipin kung ano. Pero meron akong mga nakalista na iko-content. Siyempre, palengke, El Nido, El Nido by night. Tapos daytime, papasyal namin kayo. Pakita natin kung ano bang meron. Kasi yung El Nido, parang ano din pala. No? Nakikita natin. Ako, nasa isip ko, El Nido is yung dagat na, di ba, isla. Pero yung El Nido mismo, yung town, ay crowded na rin. So yun, papasyal natin. Titingnan natin. Ano bang meron? Yan ang ihiwalay natin. Oh. Ito mga pure darag yan. Oh, 1, 2. Meron pa. Marami yan eh. Alam ko eh. Saan na ba yung mga darag natin? 3. 3. Ito. Ito naman mga parawakan. So ayun, hindi na yan. Wala na yan. Yun, hindi na din. 1, 2. Sana yung mga sumunod. Ay! Isa. Ikaw nanganganib ka. Nakakatay ka. Kasi hindi ka puro eh. Oh. Dalawa. Mamaya ko na kukunin yan. No. Check lang natin. Ilan ba? Wala naman eh. Isa. Dalawa. Aray. Wala. Wala. Hanti lang ngayon. Pangit ang feeds, mga farmer. Pangit ang feeds natin. Gagawa. Pangit yung feeds. Tsambahan talaga doon sa San Luis. Tsambahan. Yan, atagalan tayo. Nakipagmaritisan pa ako sa mga kalapati ko. Niwan ko kay Rambo yung katyali. Sabi ko, subukan mo sa bulutong. Kasi sa lovebirds, actually ngayon lang ako nakabili. Saya nga, no? Sa lovebird, siya rin lang po ang pinanggagamot ko. Pagka yung ano din sila, fungus. Try natin yung capsulista. Kasi talagang wala daw, halos ano yan eh, yung paminta. Hindi naman sa pag-aano, pero wala pong, ay, kumain ka na naman. Wala pong anong paminta eh. Walang walang bisa. Ano natin to. Naunahan na naman ako. Ayan oh, pinira na. Talaga naman. Ano, wala ka talaga? Pasilip nga, sister. Dalawa. Wala, kinakain nga kasi. Oh.
Pito. O, walo. Siyam sana. Sayang. Ay! Ay. Okay na, ka-farmer. So, ayan. Post na naman tayo. Excited na ako maparami itong mga manok natin. Darag pa naman yung nangangain. Isa sa mga darag. Nangangain po ng... Ayun o, ayun o. Oh, tatlo na lang sila eh. Puro pala. Makain po ng ano. Bagay, mabilis lang naman. Makain ng itlog. So ayan, hanggang dito na lang po. Basta naman tayo. Dala-dala akong sa flower. Nasama doon sa feeds. Ayan, maraming salamat at magandang buhay.